bulaklak ng katuray. Yan. Yan. Ito ang itsura niya. Malinis na to siya. Nahimay ko na. Ito ay bulaklak ng katuray. Katuday, tawag sa Ilocano. Siya ay insalada. Gagawin ko insalada. Mga kailangan ko, itong lasuna, yung maliit na, yung shallote, yung maliit na sibuyas. Ayan. Kamatis. At ang magiging kapartner niya, itong piniritong bakon. So, yan ang aking lulutuin ngayon. So, ito ay, itong parte ng baboy na ito ay leeg, bandang leeg. Lalagyan ko lang siya ng salt and pepper at ipiprito. Ayun yung tubig ng pakukuluan ko lang, inulubog ko lang, hindi pakukulan, inulubog ko lang dyan yung bulaklak ng katuray. At pagkatapos sa hahuin. Itong baboy, habang niluluto ko yung katuray, yung baboy, ipiprito ko naman. So, kumukulo na yung tubig ng para sa bulaklak ng katuray. Iuhulog ko na siya. So, hindi siya patatagalin dito. Pag kumulo ng isang kulo uli, hahanguin na, sasalain. Ayan, kumukulo na yung bulaklak ng katuray. Ito ay luto na. So, ang gagawin ko ngayon, sasalain ko siya. Ayan, lalagay ko dito. Para pumuro. Ito na yan. Tapos, habang kumuto ko yung leeg ng baboy, pinipito. Gagawin ko yung dressing nito. Pinaka-dressing niya ay yung anchovy sauce. Tagalog, bagoong. Ikikisa ko lang siya ng kaunti at saka ko inubos dito. So, ito na yung mantika para sa pagkisa ng bagoong na ilalagay ko sa yan. Ilalagay sa katuray, pampilita ka. Ilutuin ko lang para hindi siya malangsa. Ayan yung aking pinirito. So, ito na yung aking katuray salad. Makikita nyo, nilagay ko na yung lasuna, yung sibuyas. Ngayon, ilalagay ko itong kamatis. At yun, andun na yung ginisa kong bagoong na ginisa ko muna siya bago ihalo dito. Ngayon, lalagyan ko ng isang kutsarang suka, konti lang. Yan. Kasahaluin. So, tapos na yung aking insaladang katuday. Bulaklak ng katuray. Kahaluin lang yan. Ayun. Meron na siyang
nakita niyo yan. Meron siyang bagoong, sibuyas na lasuna at kamatis. Tapos yun ang compartment niya, yung